Kalaan ng Joseon Dynasty, aklat ng Gwanghae bilang 20, unang taon, ika-25 ng Setyembre. Mula sa himpapawid ng Gansong, Wonju, Gangryong at Chuncheon, namataan ang isang lumilipad na bagay na hindi matukoy. Napakalaki ng bagay na ito at kumikilos na kasimbilis ng palaso ng pana. Kasabay ng dagundong ng kulog, ito'y naglaho sa isang kisap mata. Noon ay maaliwalas ang himpapawid, wala ni isang ulap. Tama na! Tumigil ka na nga sa pag-iyak! Naawa lang po ako sa sinapit ng Binibini. Sa kanyang murang edad, naging balo na siya. Baka marinig ka. 15 taong gulang pa lang siya. Hindi man lang niya nakilala ang kanyang asawa. Mamabuhay na siyang magiging balo. Bakit ganun ang kautosan? Diyos ko. Ano ba yan? Ano yun? Ano tayo? Ano yan? Ano ba yan? Taong 1602, unang taon ng paghahari ni Gwanghae. Ayon sa talaan ng Joseon Dynasty, isang unidentified flying object
ang biglang namata ang lumilipad sa iyong papawid. Yun mismo ang sasakyan na nagdala sa akin sa Joson. Ang bituing yun ay pinangalanan ng sangkatauhan ng KMT 184.05. Ang planetang yun ay katulad ng planet Earth. Yun ang pinagmulan ko. Noong Joson Dynasty, ang bayang ito ay tinatawag na Hanyang, na kalaunan ay kinilalang Seoul. 400 taon na akong naninirahan dito. Sa magnetic field, gravity at tubig, hindi na ako naaapektuhan. Nasanay na ako makibagay sa planet Earth. Lahat ng senses ko, gaya ng vision at hearing ay mas matalas kaysa sa pandaman ng mga tao. Dahil doon, sa ayaw at sa gusto ko, nakikita at naririnig ko ang mga bagay-bagay. Wala akong paboritong pagkain at hindi ako pwede makipagpalit ng dugo o ng kahit na anong likido ng katawan sa mga tao. Kaya, lagi akong kumakain na mag-isa. Bakit hindi ako tumutulong? Bali, wala naman kasi kung makialam pa ako sa buhay ng mga tao. Nagmula ako sa ibang planeta. Nabuhay ako rito sa planet Earth sa loob ng 400 taon, pero sa ayaw at sa gusto ko, may mga bagay na nakatakdang mangyari. Ang tawag doon ng mga tao, tadhana o kapalaran. Ang comet of the century na mas maliwanag pa kaysa sa bilog na buwan. In 3 months, ito ay masisilayan ng planet Earth. Isang bagong tadhana na nakatakdang maganap. Ang kometang matagal ko nang hinihintay, darating na sa planetang to. 3 buwan na lang at makakabalik na ako sa pinanggalingan kong planeta. Ito na yung coffee. Mocha latte? Oo. Oh, di ba yan yung pinabili mo? Excuse me, Lena. Okay, sa'yo na to. Ha? Salamat po, Miss Steffi. Steffi! 200 meters ang tinakbo ko para mabili lang yan. Teka, ilang calories ba ang mocha latte? Baka kailangan ko pa itong i-burn in 2 hours. Tama. Yun lang dapat. Ayaw mong matawag na tabacho, di ba? Siyempre naman. Naglipat ka na? Oo, ang bilis ko. Binantayan ko pa yung mga tagalinis ng bahay na lilipatan mo. Steffi, ano yung ginagawa mo? Nagpa-post para sa fans ko. Nag-i-SNS ka na naman. Ano yun naman ang pinost mo? Sweet mocha latte is the best in the afternoon. Alam ko na ngayon kung bakit nagsmuggle ng mocha seed sa Korea si Sir Moon Ik-yung. Ang galing mo talaga, sir. Thank you. Teka lang. Sinong Sir Moon Ik-yung? Yung taong nagparami ng mocha seeds, hindi mo kilala? Nagdala siya dito ng mocha seeds nung galing siyang China noon. Kaya nagkaroon tayo dito.
Genius yun, kaya dapat mong hangaan. Hindi mo kasids ang dinala niya. Mokwasids yun! Tingnan mo to, oh! Mokwa, hindi ba hotan yun? Ay, nakakahiya! Bobita talaga. Sinabi ko naman kasing huwag mag-post sa social networking site. Ikaw naman kasi, ha? Dapat, pinigilan mo mag-SNS! Hindi yun nakikinig sa akin eh. Matigas ulo nun. Na-delete mo na ba? Sinusubukan ko pang i-delete. Kaso trending na yung term na Mocha Moon Ikjum sa internet. Paano yan? Ay, napakasyunga naman kasi. Bakit siya nalito sa salitang Mocha at Mokwa? Kau dun si Jum pinuslit ni Moon Ikjum sa Korea. Mayinis yung pag nalaman yun, di ba? Ay, yan ang sinasabi ko. Napipintasan siya dahil sa pagiging bobita niya. Nakaka-imbyerna! Pagod na ako sa shoot. I want to rest na. Bakit pa ako pinatawag? Pagod ka na? Weh, kung pagod ka na, bakit kutis baby ka pa rin? Sa itsura mo ngayon, parang pwede ka pa mag-shoot ng commercial na makeup, di ba, guys? Bakit nga? Pagpahingahin mo na ako? Oh, sige. Bibilisan ko na lang. Yung tungkol sa mokasin, narinig mo na ba? Gagawin mong big deal ang tungkol doon? Yan ang tamang palusot! Hindi na dapat nag-iisip. Dead malang kahit sabihin sa'yo na magkaibang kahulugan ng mocha at mokwa, di ba? Ganon? Oo, tama yun! Baka naiingit lang sila sa'yo, kaya wala silang magawa kundi pintasan ka. Talagang ganon. Sanay na ako sa mga ganong tao. Dapat lang. Buti pa, deadmahin na lang natin yun ang iinsulto sa'yo. Burahin mo na yung SNS account mo. Mula ngayon, hindi ka na magpo-post. Ayoko nga. Ano? Bakit? Hindi ka papayag? Sinong kakausapin ko pag wala na akong account? Eh di ako na lang, di ba? Ay, lalong ayoko. Hindi mo ba alam na minitawang ka ng sponsor mong... Alam ko! Tawag ng tawag si Mr. Park ng JK. JK? Bakit daw? Ewan ko. Tinatanong niya kasi kung magre-renew pa daw ako ng contract sa'yo. Marami daw siyang Japanese investor ngayon at wala siyang bukang bibig kundi ang makuha ko. Diba, best friend mo yung taong yun? Okay lang ba sa'yo? Napakasira ulo niya talaga. Pwede na ba akong umuwi? Oh, sige. Para makapagpahinga ka. Pinaayos kong bago mong bahay. You will like it. Hoy! Ano pang hinihintay mo? Ihatid mo na si Steffi! Feeling mo ba? Hindi niya lang talaga alam ang pinagkaiba? O nagpapatawa lang siya? Nakilala yon dahil sa pagiging bubita niya, no? Ay, teka. Oo nga pala. Mamayang gabi, alam niyo ba na may get-together tayo? Oh. Inaasahan ni Dean ang buong social science faculty. Professor Mateo Do, pupunta ka ba doon? Professor Mateo Do? May get-together mamaya. Sama ka? Hindi ako pupunta. Di ba, one year na tayo magkakasama dito sa school? Punta ka na para makapag-bonding tayo. Teka nga, yung pangalan ko ba, alam mo? Hindi mo alam? Naku, grabe ka naman. Halos araw-araw tayong nagkikita. Hindi mo rin ako kilala. Ako? Kilala mo? Mauna na ako sa inyo. Steffi, i-delete mo na yung account mo. Ayoko sabi. Hoy, 20,000 ang friends ko doon. Nakakahiya. Hindi totoong kaibigan yun. Malay mo sila pala yung laging namiminta sa'yo. Diba last month lang, pinagtawanan ka tungkol sa garlic pizza comment mo. Hi, friends. Parang minaamoy akong bawang dito sa garlic pizza ko. Bakit kaya ganun? Yung garlic, hindi mo alam ang ibig sabihin kaya pinagtawanan ka ng mga tao. Bakit post ka pa rin ng post? Alam mo ba napapahama ka lang dahil sa ginagawa mo? Ang ayoko lang naman, mapintasan ka ng fans mo. Wala akong pakialam sa pamimintas nila sa akin. Steffi, aaminin ko sa'yo ang totoo. Sana naman huwag ka magtatampo. Yung mga sikat na tulad mo, hindi dapat nakikipag-chat sa fans. Baka sa pananalita mo, lalo kang hindi igalang. Dapat misteryoso ang pagkatao mo.
Hindi mo na kailangan aray. Mag-drive ka na lang. Ay! Iwan niyo na ako! Umalis na kayo! Alam mo ba yung number ng unit mo? Hindi ako bubita! Makaka-uwi ako kahit hindi ko alam ang ibig sabihin ng garlic! Sabi mo, 2301! Sasama na ako! Ayoko mag-isa ka mag-elevator! Samahan na kita! Ayoko sabi eh! Miss Steffi! Shut up na! Hindi mo kayo titigil! Kunin ko yung hikaw. Pahiram yan ang sponsor. Isasoli ko na. Okay na? Masaya ka na? Okay lang bang mag-isa yun? Dati kasi, nung mag-isa siyang nag-elevator, may bumastos sa kanya. Yun lang ang inaalala ko. Pero, yung bumastos sa kanya, 8 linggong na ospital. Paulit-ulit niya kaya sinapak yun gamit ang cellphone niya. Hindi niya talaga tinigilan. Naku, nakakaawa. Noon lang ako naawa sa taong ng bastos. Excuse me. Na-starstruck ka? Bakit hindi mo pindutin yung number ng floor na pupuntahan mo? Alright. Ako si Steffi Chon. Kanina mo pa ako sinusundan, no? Ay, paano mo naman nalaman to? Eh, bagong lipat lang ako dito. Mo? Magpa-autograph? Magpa-picture? Yun lang ba? Ay, maayos ka namang manamit. Gentleman, batang-bata at puno ng energy. Kung ako sa'yo, yung energy mong yan, dapat gamitin mo na lang para mag-aral ng mabuti. Hindi mo ba alam na nagkamali ka ng taong babastusin mo? Hindi ako magpapa-apekto sa'yo. Kasi, alam ko na ang gagawin ko sa mga taong tulad mo! Aba, bastos to! May sarili ka pa ng unit. Naku, magkapit-bahay pala tayo. Diyan ka pala nakatira. Sorry. Kalilipat ko lang sa 2301. Yun ang unit ko. Neighbor pala kita. Hindi mo ba ako kilala? Do you know me? Ha? Huh? Dapat ba kilala kita? Hindi. Nagtatanong lang ako. Bakit titig na titig ka sa mata ko? Mag-e-enter ako ng passcode. Oh, sorry. Okay, sorry. Ay, grabe. Napakayabang naman ito. Akala mo kung sino siya. Hindi niya ako kilala? Baka naman, taga North Korea? O kaya alien? Lahat ng mga taga-Korea, kilalang-kilala sa Steffi Chon. Sabi nila, uso raw ang pagbabansag ng titulong National Actor at National Actress. Kaya lang, hindi naman daw karapat-dapat yung mga napili. Dapat daw yung kilalang-kilala sa buong Korea. Hindi ko mo nagkaroon ka ng isang sikat na palabas, pwede ka ng bansaga na National Actress. Tama yun. Dapat si Steffi Chon ang maging National Actress. Hindi ba nga? Halos sabay-sabay pumasok sa showbiz sa mga anak natin. Pero ang sumikat lang, sina Steffi at Lucy. Siya nga pala, di ba may bagong drama series si Steffi? Mm-mm. Inalok siya ng movie. Kaso si Direk Joseph Bong, nakiusap na mag-drama siya. Kaya yun na lang ang pinili niya. Uy, oo nga pala, makakasama niya dun si Lucy. Talaga? Hindi ko nabalitaan yun ah. Oo, totoo yan.
Ang role niya, magiging kaibigan siya ng anak ko. Bida lang kasing nababalita sa news eh. Diba? Ngayon lumipat ang bahay si Steffi? Lumipat? Ano ka ba? Lumipat yung anak mo? Hindi ba sinabi sa'yo? Ano? Aba, syempre, sinabi sa'kin. Nagpaalam sa'kin yon. Dadalawin ko nga sana. Kaya lang, sabi niya, ayaw daw niya na maabala pa ako sa mga lakad ko. Sana siya lumipat? Ha? Huh? Dun sa... Sa Chudong. Sa Dechudong. Dun sa Gold Palace. Oo nga. Alam ko nga, sa Dechidong. Nagkamali lang ako. Tao lang. Please sit. Sandali lang. Lionel, sakay ka na, iahatid na kita. Huwag na. Okay lang ako. Mag-aaral ka kasing magmaneho. O kaya, hingi ka ng driver sa anak mong national actress. Kawawa ka naman kasi. Binibigyan ako ng driver ni Steffi. Kaso tumatanggi lang ako. Ayoko kasi na sa bawat lakad ko, may driver na buntot ng buntot sa akin. Tsaka napakarami namang taxi rito. Ikaw ang bahala. Ingat ka na lang sa pag-aabang mo. O sige. Bye. Ayaw sa'yo ng anak mo dahil hinuhututan mo. Ang lakas ng loob magyabang. Hoy, supporting actress lang yung anak mo, kaya huwag kang magmalaki. Huwag yung sapawan yung bidang anak ko, no? Imbyerna. Oh, teka, lilipot pala siya ng... Malang niya sinabi sa akin. Umiral na naman ang pagkabubita ni Steffi. Ignorante, hindi nag-iisip, napakabobo. Batang-bata pa pala to. Halata sa screen name niya eh. Nagpa-botox ka siguro ng utak. Kaya nawala ang pulubot sa utak mo at naging bobo ka. Pati ba naman bata, natututo ng manlait? Hindi kaya nag-aaral to? Hello, ma? Pambihira ka? Alam mo bang napahiya ako sa mga kaibigan ko? Sa ibang tao ko pa nalaman, nalilipat ka pala ng bahay. Sabi niyo, wag na akong tatawag sa inyo. Tinakwil niyo na ako bilang anak, di ba? Nasabi ko lang naman yun. Tsaka hindi mo naman talaga ako pinakikinggan, di ba? Pinakikinggan ko kayo tuwing hihingi kayo ng pera. Nung kailangan nyo ng pera pampatuyo ng French restaurant nyo. Nung kailangan nyo ng pera para makapagbukas ng butik. Bakit? Sinusumbatan mo na ba ang nanay mo? Saka, meron pa. Nagtayo rin kayo ng diet supplement shop na nalugi naman. Pati donut shop nalugi rin. Babayaran kita. Magkano na ba lahat ng nagastos mo? Hoy, manalamin ka nga. Yang maganda mong katawan at mukha, kumita na milyones ng dahil sa akin. Paano na lang kung hindi ako ang naging nanay mo? Sa magaling yung ganda mo? Mahirap magkaroon ng natural na kagandahan, no? Aaminin ko sa'yo, ang pangit mong umarte. Sinuwerte ka lang sa pag-artista at paggawa ng commercial. Alam mo bang sumikat ka lang dahil maganda ka, hindi dahil magaling kang umarte. Asalaman ka, kamukha kita. Si Papa ang kamukha ko. Aba, sumasagot ka pa, ha? Hoy, napakapangit ang tatay mo. Paano mo naman nasabi na sa kanya ka nagmana, ha? Oo nga pala. Pinakasalan niyo lang si Papa dahil marami siyang pera. Kaya ano, naghirap na siya, nagkahiwalay na kayo. Hoy! Huwag mong sabihin yan dahil wala kang alam sa nangyari. Basta siya ang kamukha ko. At hindi ko kayo mapapatawad dahil sa ginawa niyo. Huwag niyo na siyang babanggitin sa usapan natin kahit kailan. Wala na akong pera. Alam mo na kung magkano ipadadala mo. Marunong ka ba ng automatic money transfer? Tsaka dalawang araw nang wala si Yuan. Subukan mo ang tawagan. Nasaan na naman si Yuan? Naglayas na naman. Hoy! Hoy! Ang dinigash natin, oh! Oo nga. Si Ate Steffi. Dalaga. Kumusta ka na? Akin siya. Hindi na ba?
Okay yan ah. Yuan, dali, tingnan mo to. Mukha bang totoo? Next time, nude picture naman. Tol, anong problema mo? Pagbalik ko galing sa banyo, gusto ko wala na yan, burahin mo. Oo na. Ano kayong problema niya? Fan ba yun ni Steffi? Kailangan mo? Miss, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Gabi na. Siguro, pasado alas 10 na. Kahit magaling kang kumanta, hindi ka na dapat nang bubulaho ng ganitong oras. Narinig mo ako? Soundproof ang wall dito, kaya dito ako lumipat. Pasensya ka na. Lalo na kung sintunado ka pa sa pagkanta. Nakakaistorbo ka. Alam mo ba na violation yan? Ha? Marereklamo ka ng pambubulaho sa gabi. Magmumulta ka pag may nag-report sa'yo. Kahit kapitbahay mo, kung may plano kang ireklamo ako? Dahil lang sa pagkanta? Wala akong plano. Pero common sense naman na hindi ka dapat kumakanta. So pag you mean mo... wala akong common sense at tanga ko? Ibig kong sabihin... Ibig mong sabihin, napaka-bobo ko, napaka-ignorante, bobita, stupido. Hindi ako nag-iisip, napaka-tanga, na napabotox ako ng utak kaya nawala ang mga kulbot, di ba? Siguro, yun ang gusto mong palabasin! Alam mo ba? Isang mansanas at kalahating repolyo lang ang kinain ko sa buong maghapon, pero kailangan kong ipakita na busog ako. Huwag lang ako mapintasan ng ibang tao. Kaso, kahit pala nasa bahay na ako, lalaitin pa ako ng mabait na kapitbahay ko dahil ang sintonado ako. Bakit? Bawal mong kumanta? Maghapon ako napagod, kaya gusto ko mag-release ng stress. Kahit nasa bahay, papabawalan mo pa ako? Isang mansanas at kalahating repolyo lang ang kinain ko sa... It's all right. Huwag ka na mag-sorry. Kahit kailan ayoko na makipag-usap sa'yo. Inaawal niyo ako kahit wala akong ginagawang masama sa inyo. Bakit kayo pa hindi nagkakamali? Matatalino mo kayo! Sabi niyo ako ang pinakamaganda! Sabi niyo ako ang favorite niyong artista! Yung pala! Pipinasan niyo ako pag nakatalikod ako! Ano nang alam pala kayo eh? Oh! Shhh.
record ng huling tatlong buwan ko, sir. Unfair naman kayo. Si Lucy nga, gumising ng alas dos na madaling araw. Dahil maaga ang call time, nagpa-makeup na. Tapos nagpa-hairdo. 4:30 pa lang nandito na kami. Tingnan mo, alas 9 na ng umaga. Sorry, oh. Kasi pati naman si Direk wala pa sa standby area niya, eh. Anong magagawa natin? Teka, minamalito siya kung hindi siya ang bida? Ha? Payag ba kay si Steve maghintay na matagal? Paano ko sa kanya mangyari ang ganito? Eh, hindi naman natin alam kung bakit siya na-late sa call time, eh. Tsaka si Lucy, tatlong eksena na lang kinuna niyo kahapon. Yung unang sing kinuna ng umaga. Yung kasunod naman, alas 5 na ng hapon. Tapos yung huli eksena, ating gabi na. Pero si Steffi, dalawa po eksena sa loob ng 7 oras. Hindi naman si Lucy ang bide! Okay? Kung naiinis kayo, pwede kayong pumakap. Ano? Tama na yan. Okay lang sa akin. Sorry, pasensya ka na. Baka puyat lang to ngayon, kaya mainit ang ulo. Ay, kanina pa ako nagpapaliwanag, parang hindi naman ako naiintindihan. Sobra na sila. Kanina pa ako pikun na pikun. Kayaan mo na yun. Sanay na ako sa ganito. Eh, ito ko lang ang call time ni Steffi. Dapat naka-standby na rin siya dito. Malilate si Steffi sa shoot. Baka nga hindi makarating yun. Bakit? Hindi mo ba nabalitaan? Madalas mabalita na may special admissions process para sa mga celebrity. Isa pang issue ang pagkakaroon ng VIP treatment habang nasa campus sila. May anonymous reporter na nagsabing si Steffi Chun daw ilang buwan nang hindi pumapasok sa eskwelahan na kinabibilangan nito. Kaya pinuntahan namin ang nasabing eskwelahan. Anonymous reporter? Bakit hindi mo yun alamin? Nakikita mo ba si Steffi lang, yun nga ang inaasikaso ko. Nakita ko. Saan mo nakita? Sa TV po. Lagi namang nasa commercial yan. Hindi mo ba siya nakikita dito sa school nyo? Hindi ko pa siya nakita dito kahit kailan. Nakagraduate na ba siya? Lagi akong may shooting. Paano ba ako makakapasok sa school? Grabe naman sila, no? Sabi ng talent agency niya, hindi siya nakakapasok sa school dahil sa dami ng showbiz commitment niya. Correct! Kaya lang, ang pinagtataka ng lahat, kung totoong busy siya ngayon dahil puno ang schedule niya, bakit nag-aabala pa siya na mag-post ng selfie habang umiinom ng coffee na mocha latte? Ibig sabihin daw nito, hindi naman totoong marami siyang ginagawa. Mukhang ginamit lang daw niya ang stardom para makapasok sa eskwelahang ito, pero hindi niya ginagampanan ang mga obligasyon niya bilang isang estudyante. Payag ba tayo may VIP treatment sa mga school? Joam Hong para sa SBC News. Huwag ka na mag-online. Simula ngayon. Deadma ka na lang sa mga comment. Sinabi ko na kay Director Park ang mga plano ko. Magsushoot lang tayo. Tuwing gabi o kaya tuwing weekend. Mamaya. Papasok ka sa school. Kapag pumasok ako ngayon, magmumukha akong uto-uto. Alam ko na marami uling pipinta sa'yo. Lalo na ngayon lumabas ka na sa balita. Pero pag hindi ka pumasok, sasabihin nila na hindi ka sumusunod at matigas ang ulo mo. Lalong mayinis sa iyong fans. Kaya, papasok ka. Anong oras ang dating ni Winston sa airport? Baka dumating na yan. Ang billing ko kasi sa kanya, mag-aral lang mabuti. Pero puro babae palang inaatupag. Napakatigas ng ulo. Kamusta yung lupang pagtatayuan ng shopping mall? Hindi pa rin ba ibinibenta ng may-ari hanggang ngayon? Hindi ba? Nahihirapan pa din ako na kumbinsihin ng may-ari. Gawa mo na yun ang paraan bago mag-shareholders meeting. Yes, sir. Dad, maayos ko yun. Paano? Yung may-ari kasi ng lupa, kamamatay lang pala. Ha? Huh? Naaksidente sa kalsada. Nakatulog habang nagmamaneho. Ganun ba? Maswerte tayo. Alam niyo, sa totoo lang, ngayon lang ako natuwa na meron taong namatay. Wala na tayo masyadong magiging problema. Tama ka doon. Balita ako, gustong ibenta ng anak yung lupa dahil nangangailangan ng pera. Ganun ba? Congratulations, Dad. Si Winston, tawagan mo na. Kumain tayo sa labas. Opo. Hi, sorry ha. Gusto ko kaya lang unahin kong babae kaysa pamilya. Inis na inis siguro to. Pupuntahan ko muna siya. Ay. Salamat. Una na kami. Alis na kami. Bye. Ingat sa hagdan. Kapit ka sa akin.
Winston! Steffi! Wow, lalo kong gumanda. Para kang diyosa ng kagandahan. Kailan ka pa dumating? 30 minutes ago. 6 months tayo hindi nakita. Di ba dapat masaya ka? Wala akong panahon para maging masaya. Papasok ko sa school? Hatid na kita. Tara. Mukhang saya-saya mo ngayon, ha? Siyempre naman. Ayusin mo na schedule mo. Pagka-graduate mo next year, pwede na tayong magpakasal. Ay, nako. Sana pala nag-taxi na lang ako. Ay, ano ka ba? Wala kang planong magpakasal? Sinabi ko bang wala? So mag-aasawa ka? Siyempre naman. Kung ganun, pakasalan mo na ako. Ngayon na, para masaya. Para matali na ako sa'yo. Balang araw, ikakasal din ako. Pero hindi pa ngayon. Bakit? Baka pag may asawa na ako, mga pangmatandang role na ang makuha ko. Hindi yan. Pagkasal na tayo, pwede ka pa sa mga melodrama at sa romantic comedy. Pag walang nag-offer, si Daddy ang gagawin natin producer. Ayoko ng mga romantic comedy. Gusto ko puro melodrama lang. Drama lang? Mm-hmm. Bakit? Ayaw mo? Hindi. Okay lang naman. Bagay ka nga sa mga melodrama. Papayagan naman kita eh. Kahit may kissing scene at may bed scene? Sige, walang problema. Sa Amerika ako pinanganak. Kaya open-minded ako, hindi ako conservative. Naiintindihan kita. Trabaho lang naman yun, di ba? Wala akong pakialam sa magiging opinion mo. Yung mapapangasawa ko, magpapa siya. Teka, ako din naman yun, di ba? Nasa middle school pa lang tayo, ilang ulit ko nang sinasabi to sa'yo. Ayoko mag-English dahil alam kong maiinis ka. Baka di mo maintindihan. Pasensya na, hindi na muna siya magpapapicture, ha? Itago niyo muna yung phone niyo. Sulong! Sana. Ako na lang yung libro. Ako na lang yung upuan niya. Ang ganda ng buhok niya. Patingin na niyan. Patingin na nakunan mo. Ganda, no? Totoo pala. Retokada yung ilong. Pati yung baba. Wala namang pinanganak na ganun kaganda yung baba. Kahit sino pwede magparetoke para makahawin niya. Ngayon ako, baka nga mas maganda ka pa kaysa sa kanya eh. Ikaw din, paretoke ka din para mas maganda ka. Paretoke kayo tapos pagandahan na lang tayo. Steffi, relax lang. Ingatan mo image mo. Ang tagal naman ng prof. Gusto ko na matapos agad tong klaseng to. Hi, sir! Hi, sir! Hi, sir! Hi, sir! Kapitbahay ko yun ah. Hmm? Bakit nandito? Kilala mo siya? Oo, kilala ko. Kapitbahay ko. Ba't siya nandito? Eric Go. Okay na yun eh. Hindi naman drama class to, kaya mahihirapan ka dito. Clark, yun din. Nire-take mo ang class na to. Dahil F ang grade mo noon. Here, sir. Ano? Ipapasa ka niyan dahil wala ka namang atraso, di ba? Joey Wang. Sir. Sa bagay, kahapon ka lang lumipat. Kaya safe na safe ka pa. Ah, yun nga ang problema ko eh. Maayos ka namang manamit. Batang-bata at puno ng energy. Kung ako sa'yo, yung energy mong yan, dapat gamitin mo na lang para mag-aral ng mabuti. Ay. Bakit? Kahit kapitbahay mo ako, may plano kang reklamo ako. Siguro nagpabotox ako ng utak kaya nawala ang kulubot, di ba? Siguro, yun ang gusto kong palabasin. Ay. Pag nag-mate ang mga blowfly, yung mga blowfly na babae, kinakain ang mga lalaking blowfly. Yung mga lalaki, gusto lang makipag-mate. Pero syempre, ayaw naman nila nakainin sila ng babae. In other words, what he really wants is Eros. Without Thanatos. Kaya yung mga male blowfly, nag-iisip ng strategy. Nagdadala sila ng food para yun ang kainin ng babae. That moment, yung karneng dala ng lalaki, yun ang kinakain niya habang nagme-mate sila.
Ibig sabihin, nagme-mail sila nang hindi napapahamak yung lalaki. Yun ang mga ibang male blowfly. Mas matatalino, nagdadala ng food na nakabalot sa kukun. Para yun ang isa-sacrifice nila. At dahil nakabalot pa, mahihirapan yung babae na balatan yan. At dahil successful sila sa ganong paraan, yung mas smart na blowfly, binabalot ang dalang pagkain sa kukun na walang laman. Para mapaniwala nila yung babae. Pero pag nalaman ng babae yun, siguradong lagot yung lalaki. Yung mga babaeng blowfly, oras na mahawakan yung bigay ng lalaki, inaalog nila yun agad para malaman kung meron ngang laman. Yung pinakamatalinong lalaking blowfly ang nilalagay sa loob, yung mga sariling dumi nila. Pareho lang kasi ng weight. Pa-coffee na lang ha. Professor! Ay, ikaw pala yan. Hindi kita namukhaan kasi parang bumata ang itsura mo eh. Magkikita pala tayo ngayon dito. How exciting, no? Natutuwa ka? Oo naman, no? Ba't naman hindi? Ay, dahil ba sa nangyari kagabi? Nagulat ka sa akin, no? Pagpasensyahan mo na ako, ha? Alam mo, ang totoo kasi niyan, paminsan-minsan may pagka-bipolar ako, eh. Marami namang ganong tao sa panahon ngayon, di ba? Ba't mo ako nilapitan? Ah, di ba, essay yung pina-homework mo? Medyo mahirap pala yung pinagagawa mo. Ano ngayon? Tingin mo paano nakilala ang Asia sa buong mundo? Pasalamat ka sa Hallyu. Doon tayo sumikat. Nagkaisa ang Korea dahil sa culture na yon. At isa ako sa mga sikat na... Okay. Ganito na lang. Buti pa, diretsahin na kita. Busy-busy ako sa pag-shoot ng drama, pero binatikos pa nila ako sa news kahapon. Kaya napilitan ako pumasok ulit sa school. Wala akong time para sa assignment. Tulungan mo naman ako. Please naman, Huwag mo nang ipagawa sa akin yun. Alam kong naiinis ka dahil may atraso ako sa'yo. Pero nagkataon lang naman yun. Hindi ko akalain na magkapit-bahay tayo. Tapos ikaw pa na ang professor ko. Malay mo, maging bonding natin to. Tatanawin ko tong malaki utang na loob. Alam kong balang araw makakabayad din ako sa'yo. Di ba ang sarap ng feeling na nakakatulong? Bakit? Hindi madali yung sinasabi mo. Ha? Wait lang. Pag tumulong ako ng isang beses, may pangalawa at pangatlo. Palagi ka nang hihingi ng tulong sa akin. Yun ang ugali ng mga tao. Pero, hindi ka makakabayad ng utang kahit kailan. Sa mundong to, wala nakakabayad ng utang na loob dahil maikli lang ang buhay. Ba't kaya ang sungit mo? Kung magsalita, akala mo matanda na? Eh, halatang halata naman na mas bata siya kaysa sa akin. Dapat kilala mo si Steffi John. Kilala yun ng lahat ng tao, pati ako, kilala ko siya. Sa panahong to, wala na akong kilalang artista. Para silang walang klas. Puro forma lang. Nung kapanahunan ko, mas iniidolo ang mga singer. Ang gaganda ng mga kanta noon. Ang paborito kong singer, si Beho. Oo nga. Magaling talagang kumanta yun. Ayoko sa mga artista. Ayoko rin manood ng mga drama sa TV. Hindi ko maintindihan ang ginagawa nila. Hindi nakaka-entertain. Alam mo, may magandang drama series noon. Yung Asiuro. Ah, tama. Maganda nga yun. Kumusta na yung bagong law office na ipinatayo mo? Ayos lang.
Puro pro bono cases. After 3 months, yung death certificate ko, baka sakali magamit ko na. Na naman. Akala ko ba, every 10 years lang ang routine. Nakakadalawang taon pa lang, di ba? Umamin ka, may problema ba? Alam kong hindi magkakaproblema dahil magaling kang abogado. Sa tingin ko, ito na ang huling ipagagawa ko sa'yo. Ano? After 3 months, babalik na ako sa pinagmulan ko. Sigurado na yan. Salamat sa lahat ng tulong mo. Biglaan naman ang pamamaalam mo. Ikaw lang ang kaibigan ko, Mr. Jang. Sa'yo lang ako may tiwala. So, mula ngayon, hindi ka na babalik doon? Hindi ako magaling sa pag-aaral eh. Wala akong pakinabang sa economy. Dapat nga, magsilbi ka na lang sa sarili mong bayan. Meron akong ibang plano. Lucy? Ha? Ikaw ang magiging witness. Magpo-propose ako. Fifteen years ako naghintay. Hindi pa ba sapat yun? Naalala mo itong litrato natin. Ito lang ang naitabi ko dahil ayaw na ayaw mong kinukunan ka. Ganun pa rin ang itsura mo. Ako lang ang tumanda. 30 years ang lumipas pero wala kang pinagbago. Gwapo ka pa rin. Kaya nga, hindi ako mahilig makipagkaibigan. Ito ang dahilan. Napakadaling tumanda ng mga tao. Tapos nun, mamamatay na. Napag-iiwanan lang ako. Bata pa rin. Gwapo. Walang pinagbago. Sana kahit wala na ako, mabuhay ka pa. Nga pala, meron akong gustong itanong sa'yo. Noong unang araw na makarating ka dito, bakit hindi ka agad bumalik sa pinagmulan mo? Nagkaroon ng aksidente. Dahil doon, hindi ko nagawang bumalik. Meron kasing isang babae. Sinong babae yun? Siya ang unang tao na nagregalo sa akin. Regalo ko yan sa'yo. Ako mismo ang kumuhit niyan. Nung araw na dumating ka rito, lulan ka ng sasakyang panghimpapawid. Nahugis puan. Umamin ka. Ikaw ba ang tinatawag nilang kamatayan? Naging problema. Meron pang kakaibang nangyari. Ha? Ano yun? Christmas Eve noon. 12 taon nang nakalilipas. Dati, naging surgeon ako sa Gyeongji. Nagtrabaho ako sa ospital.
noon ko unang naranasan yun. Kamukha ba siya ng babaeng sinasabi mo na nakita mo? 400 taon na ang nakakalipas. Oo. O tapos, pinuntahan mo ba yung lugar kung nasaan siya? Winston, naalala mo ba nung Christmas Eve na nasa middle school tayo? Dinalhan mo rin ako ng singsing. Alam ko yun, kaso hindi mo tinanggap. Hindi ko rin tatanggapin ngayon. Sorry. Sanay na ako sa pagtanggi mo. Hindi na ako masasaktan. Kaya lang, sabihin mo sa akin kung anong dahilan. Ayaw mo sa akin? Yun lang. Yung mukha ba niya, naalala mo? Sino? Steffi, Merry Christmas. Ba't napunta ka na naman dito? Umalis ka na! Layuan mo na ako! Steffi! Steffi! Steffi John! Huwag kang lalapit sa akin! Layuan mo na ako! Steffi? Steffi! Naalala mo ba? Hindi ko nakita yung mukha niya. At kahit nakita ko, hindi ko na matandaan. Ako ang nakita ko. Pero hindi ko na rin matandaan. Ba't nasalo yun sa usapan? Ang alam ko, yun ang first love ni Steffi. Hoy, paano niya mamahalin yun eh hindi naman sila nagkausap? Saglit lang yun. Hindi nga niya maalala yung pagmumukhaan. Siguro nga, hindi naman first love yun. Pero gusto ko uli siyang makita kasi gusto ko sanang magpasalamat sa tulong niya. Gusto ko rin sanang itanong kung bakit niya ako niligtas. Yun lang naman. Nung gabi niyan, naisip kong pumunta rin. Ikaw
ang tinatawag na kamatayan? Hindi kaya panaginip lang ang gabing yan? Posible ba na may dalawang tao na magkamukha? Kung hindi yun panaginip, bago ako umalis, gusto ko sanang makita siya uli. Pero imposible.